Nalaganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Sa unang period at meron ako excuse letter mula kay ma'am. Kinaya mo yung perma ng mama sa sulat? Huwag ka lang mag-alala dyan, wala lang yun. Chris, naiwan mo na naman yung baon mo sa bahay. Pumunta ako sa school para ibigay sa'yo pero wala ka dun. Kaya, ginamit ko yung GPS para mahanap ka. Kung saan pinipilit mong buksan ang skateboard park. Bago pa to, magbukas. Giz, makinig ka. May ginagawa kasi ako. Hoy, Quantum! Oh. Handa ka na? Oo naman! Wow. Hi, Pierce. Huh? Pierce, naalala mo si Joy? Oo, oh, hi. Dito tayo sa loob. Tignan natin kung anong kaya mo. May rocket yung skateboards nyo? Oh. Dahil sa Nitro Blaster, kaya mananalo ang team namin sa Insane Games sa susunod na linggo. Tingin mo karapat-dapat ka na sumali sa amin? Oo, kasi... Ipakita mo sa kanya, Zina! Kuha ang video na yan sa street run nung isang linggo lang. Ayun na yung mga kuwansya! Tama na yan! Ngayon, tignan natin kung anong kaya mo! Chris! Halika sandali! Sandali lang, ha? Napakadelikado nitong gagawin mo! Kaya nga tawag sa kanila skateboard addicts. Sikat talaga sila! At gusto nila ako sumali bago mag-Insane Games! Ba't hindi ka nababahala sa addict at insane na salita? Hindi mo ba nakikita na mayulente ang Pierce na yun? Tingin ko cute siya. Oh! Superbook! Sabi ni Superbook, may makikilala tayong banal na tao na naglakbay kasama ng Panginoon. Isa lang ang nakasisiguro ako. Kung may banal pa na tao pang natitira sa mundo, wala siya sa lugar na to! Mag-ingat kayo! Takbo! Tulang! Bilisan mo, Joy! Gusto ko manatili at protektahan kayo, pero... Giz, alam mo ba kung saan ka pupunta? Kahit saan, basta huwag lang dito! Hindi ko pa rin naiintindihan kung bakit tayo itinapon ni Superbook sa isang bayan kung saan nagpapatayan ang lahat ng mga tao. Tama! Lalo na kung ipakikilala niya sa atin ang taong naglakbay kasama ng Panginoon! Wow! Sandali. Tingin ko nahanap na natin siya. Gumawa ka ng isang malaking arko na yari sa kahoy ng sipres at pahira mo ng alkitran ng loob at labas nito. Anong arko? Ayon sa aking database, ang arko ay isang malaking barko na ipinagawa ng Diyos kay Noah. 300 siko ang haba ng sasakyan, 50 siko ang luwag, at 30 siko ang taas. Gagawa ka ng isang durungawan
at wawakasan mo ng isang siko sa dakong itaas. Ang pintuan ng arko ay ilalagay mo sa tagiliran. Gawin mong lalong mababa, pangalawa at pangatlo. Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipo lang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ngunit ako ay gagawa ng kasunduan natin. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati ang mga asawa nila, at pumasok kayo sa arko. Malaking barko. Tama ka, Joy. Isang napakalaking barko na binuo natin sa gitna ng kawalan at walang tubig kahit saan. At oo nga pala, walang pinapakita sa gadget ko na may namumuong masamang panahon. Kizmo, sabi ng Panginoon siya ang magdadala ng baha. Kaya sa tingin ko, mali ang gadget mo. Pumasok ka. Kayong mag-anak sa arko, sa lahat ng tao'y ikaw lamang ang nakita kong namumuhay ng matuwid. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis at 1 pares naman sa di malinis. Wow! Tingnan niyo silang lahat! 7 pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang magpatuloy ang kanilang lahi sa balat ng lupa. Ang galing! Tingnan niyo! Sana may kwarto para sa lahat ng hayop na to. Tama! At sana may malalaki rin kwarto wow. Para sa ibang hayop na narito. Pumasok na kayo! Dalawa-dalawa! Noe, paano naging ganito kasama ang tao?
Ibig kong sabihin, galit ba talaga ang Diyos sa lahat? Hindi ko masasabing galit ang nababagay na salita, Chris. Tingin ko, lubos na nalulungkot ang Diyos. Unti-unti, ang sangkatauhan ay nagiging mas masama at mapanghas. At ngayon, ito na ang kinahihinaan. Nakatanggap ng awa si Noe mula sa Panginoon. Pero ang sangkatauhan... Kayong matakot. Kasama natin ang Panginoon! Tungkol ba ito sa kaibigang sinasabi niyo? Si Pierce. Opo. Akala ko gusto ko siya maging kaibigan. Maging tulad niya. Kumusta siya, parang hindi siya sumusunod sa kahit anong batas, na parang kakaiba sila ng mga kaibigan niya, ganun. Nakakainganyo nga ganun, hindi ba? Nakakapanabik. May kaunting panganib,
Sobrang mapanganib. Alam mo yung nararamdaman mo. Yung nararamdaman mong nagsasabing, alam kong mali ang ginagawa ko. Opo. Kapag nagtagal, hindi ka na makikinig sa boses na yon. May gawin kang mali dito o makasariling desisyon pagkatapos, tulad ng kaibigan mo. At tulad ng mga taong nandun, wala silang pakialam. At hindi nagtagal, tumigil sila sa pamumuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos para sa kanila. Kaya, sa huli, nawala sa kanila ang lahat. Katulad ba nila ako? Huli na ba para sa akin? Hindi, Chris. Yan pa rin ang itinatanong mo. Hindi pinababayaan ng Diyos ang sino mang nagsisikap na mabuhay para sa Kanya. Na walang iba kundi ulan. At mga hayop! Hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noe at ang lahat ng hayop na kasama niya sa malaking barko. Kaya't pinaihip ng Diyos ang hangin at nagsimulang humupa ang tubig. Sumadsak ang barko sa bundok ng Ararat noong 17th araw ng 7th buwan. Patuloy ang paghupa ng tubig at ng unang araw ng 10th buwan, lumitaw ang taluktok ng mga bundok. Pagkalipas ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng barko na kanyang ginawa. Pinalipad niya ang isang uwa at ito'y nagpabalik-balik hanggang matuyo ang tubig sa lupa. Pagkatapos nito, pinalipad naman niya ang isang kalapati upang tingnan kung wala ng tubig. Palibhasa'y lagana pa ang tubig, hindi makalapag ang kalapati, kaya't nagbalik ito at muling pinapasok ni Noe sa barko. Huwag kang malikot, kundi hindi ito magkakasya! Chris? Ano ba yung ginagawa mo? Chris! Joy! Kailangan makababa na ako sa barko ito! Alam niyo ba kung ano problema sa mga ibon na pinakakawalan ni Noah para maghanap ng lupa? Wala silang nahanap? Tama ka! Dahil pinadadala sila ni Noah ng walang tamang kagamitan! Pero, hindi na ngayon! Kinabitan ko ang ibong ito ng heads-up display infrared mapping system, laser light, solar power thermal heat retainer, 6 linggo pagkain, at 1 payong. Aba, dahil sa makabagong reconnaissance package na ito, makakahanap siya ng lupa kaagad! At syempre, may parachute! Pabayaan mo na yung mga ibon, Gizmo. At saka, pinalabas na uli ni Noe yung kalapate. Tingin ko alam niya yung ginagawa niya. Mahigit na 2 buwan na ang nakalipas at sa wakas, tuyo na rin ang lupa. Lumabas ka na sa arko kasama ng iyong asawa, mga anak at mga manugang.
Palabasin mo na rin ang lahat ng mga hayop na kasama mo. Maamo at mailap, gumagapang at lumalakad sa lupa. At pati ang mga ibon, hayaan mo silang dumami at manirahan sa buong daigdig. Hanggat naririto't buo ang daigdig, tagtanim, tagani, palaging sasapit. Tag-araw, tag-ulan, tag-init, tag-lamig, ang araw at gabi hindi mapapatid. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahagari. At yan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. At aalalahanin ko ang aking tipan na inilagda ko sa akin at sa inyo. At sa bawat kinapal na may buhay sa lahat ng laman. At ang tubig ay hindi na magiging bahang lilipol ng lahat ng laman. Superbook! Ayos! Wala nang pagsakay ng barko para sa akin! Ano? Gagawin mo ba o hindi? Hindi. Ano? Tamang narinig mo. Ngayon paraanin mo kami. Dahil huli na kami sa klase. Ako rin. Hindi ako pumapasok sa eskwela. Pero huli na ako para sa ibang bagay. Oo, tama yun. Oy, marami akong gagawing bagay, kala mo. At hindi ka kasali o ang mga kaibigan ko. Oy! O sige, umalis ka! Pero huwag ka magmamakaawa pabalik, Quantum! Dahil hindi nagbibigay ang Skateboard Addicts ng pangalawang pagkakataon! Ano pang nakita ko sa kanya? Hindi nga siya kasing cool ng inaakala niya. Tama ka. Alam mo namang mapaparusaan tayo dahil sa pagkakating class, diba? May mas malala pa. Nakita naman natin kung anong pwede mangyari kapag sumama na ang lahat. Pero kaya ng Panginoon na muling baguhin ang lahat. Simula muli, buhay ko'y alay sa'yo.